Umani ng iba't ibang reaksyon mula sa mga motorcycle rider ang pagbawi ng Interagency Task Force sa pulisiya kaugnay sa paggamit ng physical barrier sa pag-aangkas ng mag-asawa sa motorsiklo. May nainis lalo pat kabibili pa lang nila ng barrier nang biglang i-anunsyo ang pagbabago. Meron din namang nadismaya. Siyempre, hindi mawawala ang nanghinayang lalo na't marami ang umasa ng dagdag kita mula dito. Yung iba, idinaan na lang sa biro ang reaksyon sa naging desisyon ng National Task Force. Mayroong nakaisip na gawin na lang itong panangga sa mantika kapag nagpiprito ng isda. Ito namang isang misis, ginamit na lang sa paglalaba ang nabiling barrier ng asawa. At sa lungkot ng isang rider, mistula na lang nitong ipinagluksa ang ginastos upang makabili nito. Hindi rin nawala ang mga kakatuwang post na may patama sa gobyerno. Kaya naman ang ilang negosyante, bagsak presyo na kung ibenta ang mga ito, maibalik man lang ang kanilang puhunan. Kung dati ay 1,000 hanggang 1,500 o maaaring higit pa ang presyo nito, ngayon ay mabibili na lang ito sa halagang 300 piso. Ayon naman kay Mario Montalban, isa sa mga direktor ng Motorcycle Philippines Federation, maraming riders ang natuwa nang tanggalin na ang paggamit ng physical barriers na naging sanhian niya ng ilang aksidente. So pinangatawanan na nila yung desisyon nila dati, which is alam nila yung fact na marami talagang nadidisgrasya at nahiya na lang siguro silang bawiin nun. So ngayon, siguro na-realize nila na mali talaga yung ginawa nila. Sa kabila ng pabago-bagong hamon sa buhay, mananatiling likas na masiyahin at malikhain ang mga Pinoy. Asher Kadapa Jr., UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.